Sons, welcome back to my YouTube channel. So, for this video ay isi-share ko sa inyo mga katons yung nangyari sa akin ngayon. So, kaya hindi ako nakapag-upload ng ilang araw. So, mag-1 week na yata or 2 weeks na yata hindi ako nakapag-upload dahil mga katons ay naoperahan ako ng appendicitis. So, bago ko sa inyo isi-share sa inyo mga katons kung ano yung nangyari, papakita ko muna sa inyo yung na-opera. So, ito siya. So, ayan. Meron pa rin siya ang takip kasi ano pa siya. Hindi pa masyadong magaling. So, takot ako baka bumuka yung sugat. So, ayan mga katots. Hindi ko talaga to inaasahan na mangyari sa aking buhay na ng ganitong pangyayari. So, yan mga katons, share ko sa inyo. Una, hindi ko to, mga katons, kalain na mangyari. So, ayun, nangyari na. So, wala na akong magagawa. So, ito pala mga katons, biglaan tong mga katons, biglaan mangyayari ito sa akin. Kasi nung September 8th, ako nag-umpisa na dyan sumakit. So, September 9, ayun, sumakit pa rin pala. September 10, ayun, doon ako nagpa-check up na sa doktor. Pumunta ako mga katot sa doktor. Ayun, inunan ako ng dugo. Ano ba yung tawag na laboratory? So, yun, sin-check up na yan ulit. So, sabi niya ng doktor, pag sumakit-sakit pa yung sumasakit pa mamayang gabi, so, kailangan mo nang mag-admit kasi appendicitis yan. Mag-admit ka sa malalaking ospital kasi dito clinic lang man to. So, hindi kami pwede mag-opera sa ganyan na sakit. Kaya, ni-refer niya ako mga katon sa malalaking ospital dun sa SPMC, so sa public hospital. So, yun, hindi muna ako pumunta sa public hospital mga katons. Napunta ako sa private una. Pagdating ko doon sa private, chine-check up naman ako. So, chine-check up ako mga katons pero hindi pa sa loob ng hospital kasi bawal pang pumasok na hindi pa diretso na admit, wala pang swab. So, ito yung nangyari. Chine-check up muna ako sa labas. Sabi ng doktor, appendicitis. So, binigyan niya kami agad ng magkano yung gastusin kung magpapa-opera na. So, yung binigyan niya gastusin mga katons is almost 100,000. Yung sabi niya. So, nagulat ako kasi napakalaki. Hindi namin yan ma-afford. So, ayan, bigdas. Nag-isipan muna namin kasi yung kasama ko kung tayo doon, yung mother-in-law ko. So, ayan, pag-usapan namin. So, pumunta na lang kami sa public kasi doon sa public napakamura. So, ayun. Ayun. Nirefer lang kami sa nung doktor sa private. Nirefer kami sa public. So, ayun, pumunta na kami sa public nung araw na yun. September 10 ng hapon. Mga 4 PM na kami pumunta. So, ayun. Pumunta kami doon. Ang sakit na nandiyan ko. Kinakaya ko lang. So, pagdating doon mga katons, napakadaming pasyente na nagpila sa labas. So, ganyan kahirap mga katons na magpa-hospital ngayon na panahon natin na merong COVID na kumakalat. Napakahirap talaga mga katons. Noon, alala ko yung daming pasyente pero nasa loob na, nakahiga na, doon na sila nakapila. So ngayon mga katons, hindi talaga basta-basta mga pasok. Kasi merong COVID sa loob, ano muna, kailangan pa magpa-swab. So ayun, nag-fill up muna kami, pagpasa naman ng form. Yun, ito yung nangyari mga katons, bago ako tinatawag, alas 12 ng madaling araw na. Or 1 AM na, madaling araw. Ayun, tinatawag kung yun ba yung oras na yun. Basta lagpas na, bago pa ako natawag. Ano naman, kinuna naman ako doon ng labor,
yung tawag laboratory, titingnan. So ayan yung resulta, sabi ng doktor na oh, mahilig ka pala kumain sa mga mangga sa maasim. So yan lang yung sinabi. Sinicheck naman yung kilid ko, bakit masakit. Sabi yung isang appendicitis, pero hindi sila magtanggap mga katans na wala palang ultrasound. So sana yung oras na yun, ilang oras ako nakatunga, sabi sinabi lang agad. So hindi ko naman masisisi silang katans kasi hindi lang ako yung pasyente na padami talaga na pila sa labas. So nung kausap ko po yun si Mang Mix Black, si Edmund Canalio. Ayun, pagdami talagang pila. So nakatulog ako doon mga cartons. Pagsakit na yung gilid ko. So ayun, sinabihan kami na gabi na. Madaling araw na yan. So sinabihan na kami kailangan pa palang magpa-ultrasound bago nila ako tanggapin sa admit. Ipasok sa loob. So sana yung sinabi ko na sinabihan nila ako agad nung hindi pala sila magtanggap kung wala pang ultrasound. So ayun, yun wala kaming magawa. So umuwi naman kami mga katons. Kasi kailangan pa mag-ultrasound bago ma-operahan. So ayun, sobrang sakit na. Umuwi naman kami ng bahay. Sa bahay ng mother-in-law, doon muna ako pumunta. Ayun, sa pagka-linggo yun eh, September 13 yata, 13. September 12 yata yun, Sunday. So yun, kailangan na namin mag-ultrasound para malaman. So ayan, kinausap. Buti, napakabait yung boss ko. Kinausap niya yung private hospital na bukas magpa-ultrasound ako ng Monday ng 10 a.m. ng umaga. So, buti lang tinatawagan niya mga katons. Kung hindi pa yung tinatawagan yung ultrasound ng yung na-schedule, ano pa ako, October ba magpa-ultrasound yung mga naka-schedule. Ay, yung mga pumunta na hindi nagpa-schedule yun, October pa, tagal pa. Hindi ko nang biglayani nun kung malala na yung sakit ko, appendicitis. So buti, babait yung boss ko, tinawagan niya. So ayun, tapos na akong magpa-ultrasound para akong buntis. So ayun, yung result na naman, patingin na namin sa doktor, pinababasa namin kung ano yung resulta. Kasi hindi naman namin alam yung kalalabasan yung resulta. So pinabasa namin. So ayun, sabi ng doktor na kailangan talagang opera. Kasi lumubo yung bituka ko. Ito yung bituka, pero lumubo. So yung mga kinakain ko, doon po. Ayun. Kaya mga katons, ingatan niyo yung sarili niyo. Noon sa akin, sabi ng doktor, itong pangyayari sa akin. Kasi sinabihin ko, hindi naman bigat yung trabaho ko. Ayun, sabi ng doktor na yung sakit direct agad. Yung ito pala yun. Kasi sabi ko, magaan naman yung trabaho ko, bakit ito na niya? Sinagot, noon pa, nakaraan na buwan, nakaraan pa, hindi ko nalagaan yung sarili ko pagkatapos kumain. Gumalaw agad, so, ganyan. So, kaya mga katong, singatan natin yung mga sarili natin. Pag kumakain tayo, huwag agad na gumalaw, magpapahinga ng tamang pag maluglugag na yung tiyan, kumbaga naka-relax na bago kagagaling kumain. Ayan. So ayun mga katons, balik natin yung
So, sabi ng doktor, ano yung decision nyo kasi dito naman kayo ulit. So, yung pinuntahan ko na private, balik doon ako. So, ano yung decision nyo? Kayanin nyo yung 100,000 almost na magastos. Kasi mga katons, ito yun eh. Wala akong PhilHealth. So, hindi ako nagkumukuha na ng PhilHealth. So, ayun. Sabi ni Mama, pag inisipan niya, hanap lang siya ng paraan para lang ako maopera. Pag-abait ng mother-in-law ko, diba? So, ayan. Tsaka, kinausap niya yung boss ko. So, ayun. Sabi ng boss, okay, diyan na siya magpa-admit. Pa-admit na yan. So, ayun, sa wakas, na-admit ako. Bago ako nakapasok pala sa loob ng hospital, mga katons, ay kailangan pa ako i-pass swab test. So, takot na naman ako kasi tutuhugin yung ilong ko. Akala ko mga katons yung swab test ay isang ilong lang, dalawa pala. So doon ako natakot eh. Sobrang takot ko nang ayun, ilang minuto, na-swab test na ako. Nahintay ako ng ilang minuto na naman bago lalabas yung result. So sa wakas yung result maganda, wala akong sakit ng COVID. So ayun, nakapasok na ako sa loob. Dinapatan ako ng dextrose. Tsaka tinurukan ako dito ng mahabang karayom na merong yung tambal na yun. So tinitingnan na kung mamamaga ba yung ano ko, katawan ko or magpula. So, ibig sabihin nung nagpula ay allergy ako sa mga tambal. So hindi naman. So ayun. Ayan, naka-schedule lang aking opera. September 14 yung schedule ng operasyon ko. So, sobrang takot ko, sobrang kaba. Kasi hindi ko talaga in-expect na mangyari. So, ayun. So, nililipat na ako ng kwarto. So, dati mga katons, sa isang kwarto, tatlong pasyente yung ilagay. So, ngayon, isa lang yung pwede kasi hindi bawal distancing. So, nakaganda sa private. Kung tanong kayo mga katons kung saan akong private na hospital, isa at Robilio ng Kalinan, Davao City. So, ayan. So, ayan mga katons, naka-schedule lang yung operasyon ko. Sobrang kaba ko. Ayan, yung si Mama, sabi niya, tinatawagan niya yung ayaw ko, brother-in-law ko kasi hindi niya kaya yung bumantay sa akin pag na-operahan ako. So, ayan, yung nagbantay ko muna, yung brother-in-law ko, kinakausap ni Mama kasi yung doktor na pwede ba dalawa yung bantay sa akin kasi bawal talaga yung dalawang bantay. Kasi isa lang. Kasi yung bantay mga katons meron kasing bayad eh. Kailangan pa magpa-extra. So mahal yung bayad ng bantay. So ayan. Sa wakas pumayag yung doktor kasi napakabait ni Dr. Rubilio. Ayan. So yun na. Yung araw ng September 14 yun yung schedule ng tuli ko sabi ni Ate Dolores. So, sa team tingle namin. So, ayan. Thank you, Ate Dolores. Mga payo nyo, inang. So, mga chismis. Bro Edmond. Lakasan yung loob. Maraming salamat sa inyo. Mga chismis. So, ayan. Pinapasok na ako. Kinuha na ako sa room ko para dalhin sa operasyon ng room. Sobrang kaba ko na. Hindi ko na alam yung malakas na yung ng puso ko. Yun, pinapasok na ako. Pinapahiga na ako dun. Wala na akong damit, lahat, wala na yung damit. Kasi yung ano lang, tinatabunan na yung ano ko, yung batsutsa. So ayun, nagtanong pa ako sa doktor mga katas, ito yung katawa. Kasi tinatanong ko, masakit ba yung tinaturo sa akin? So, sabi ko, masakit na siya, yung anesthesia. So malakas yung dagom kasi dito, pinadaan sa aking likod. Yung anesthesia na mahaba na karayom. So, may laman na anesthesia. Tsaka dalawang beses ako tinurukan para pagmamanhid. Tsaka, ayun, tinatanong ako, muna nilagyan ako ng oxygen, mga kabit-kabit dito sa mga katawan. Tsaka dito sa kamay, ano yun, hindi ko na ayun alam. So, ayun, tinatanong ko pa yung doktor. Ayun na, sabi ng doktor na, gusto mong matulog or hindi na. Sabi ko, gusto kong matulog. So, pinipili ako sa dalawa. So, gusto kong matulog. So, indiksyonan ako pang matulog. So, ilang oras nakalipas,
parang 1 yata, 1 PM ng hapon. So, sa wakas, successful yung opera ko. Nagpasalamat talaga ako kay God. Successful and then sa boss ko na tumutulong sa akin. Si Ma'am Jenny, Sir Larry, thank you po sa inyo. Sa tulong ninyo sa akin, and then sa nag-alaga. Si Mama, dalawang mama kasi. Thank you kasi kaso. And then yung Brad Randall. And then pag-uwi sa bahay, alam na si partner man yung nag-alaga. Thank you. And then yun, saya ako sa school. So hindi pa kumagalaw yung katawan ko ng ilang minuto. So ilang oras. Hindi ko magalaw kasi nandun pa na yung misty. Yung nagalaw ko na yung kamay ko. Tsaka hinawakan ko yung tiyan ko. Tsaka dahan-dahan kong tinignan. Ayan, nakatakip na. Sabi ko sa mga, thank you. Binigyan pa ako ng pangalawang buhay. So, hindi ko ni-speak na mangyari sa akin itong sakit na ito. So, thanks God. And then, thanks keep ulitin ko. Thank you din sa kay mga boss sa pag-support nila sa akin. Thank you, ma'am, sir. Thank you ng marami. Wala na akong masabi sa inyo. Sa lubos-lubos na tulong nyo sa akin. Thank you. So, ayan. So, ayan mga katons. Nang ilang araw, nakalabas na ako after 3 days ako ng opera. Nakalabas na ako sa hospital. So, dito na ako ngayon sa bahay. So, nagpapagaling. Inalagahan ako ng partner. Si yung pag inom ng tubig, pag inom ng gamot. Parang na, si partner na mayroong bagong baby. So, ayun na. Hanggang sa ngayon, dito na nakapagsalita na ako sa aking vlog para isi-share ko sa inyo. Kaya hindi ako nakapag-upload. Ito na. So, ayan. Maraming palang salamat. Nandiyan pala kayong lahat sa mga suporta sa akin. So, maraming salamat. Shoutout sa inyong lahat na nanonood dyan. Thank you. So, yun lang mga katons. Bago ako mag-end, sasabihin ko sa inyo, alagaan nyo yung sarili ninyo. Bago ko may kumain, huwag muna malagwalaw. Pahinga kayo ng tama. So, ayan lang mga katons, no? Yan lang, alagaan ang sarili. Dahil napakahirap pumunta ng hospital. Tsaka napakahirap dahil natin ngayon. Dahil alam natin na meron tayong kumakalat COVID. Ingatan lang natin yung sarili natin mga katons. So, yun lang may share ko sa inyo mga katons. Maraming salamat sa inyong lahat. Nandyan, nanonood. Tsaka sumuporta. Maraming salamat. Then, shout out pala sa team Pasma. Team Tingle. Ayan, shout out sa mga team support. Sabi ni Ate Dolores, inang sa mga all lang dyan. Team namin. Maraming salamat sa inyo lang. And then, ayan na. And yun lang. Maraming salamat sa inyo. Magpapaalam na ako. And see you next vlog mga katons. Abangan nyo. And thank you for watching. Babu!